We'll be discussing how to solve quadratic equations in the form x squared plus bx, x squared plus bx plus c, and ax squared plus bx plus c. Iisa-isahin natin yan, tatlong yan. Magsisimula tayo dito sa quadratic equations with two terms. 4x squared minus 12x equals 0. So, the same format dito sa x squared plus bx. Wala tayong nakikitang constant. And to solve for this quadratic equation, meron tayong dalawang paraan na pwedeng gamitin. Pwedeng by factoring, pwede din naman kayong gumamit ng formula na ipapakita ko din sa inyo later on. But since about factoring itong video natin, yun yung una nating ipapakita. Para ma-factor natin itong binomial na ito, kailangan nating i-identify yung GCF ng dalawang numerical coefficient. Okay, saka natin kukuhanin yung sa variable. Unahin muna natin yung numerical coefficient. Ano ba yung ibig sabihin ng factor? Pag sinabing factor, yun yung number na kapag minultiply nyo, ang makukuha mo ay 4. O kaya naman kapag pinag-multiply mo, ang makukuha mo ay 12. So, halimbawa sa 4, ang factors ng 4, pwede siyang 4 times 1 or 2 times 2. Ibig sabihin, 4 times 1, 4 yan. 2 times 2, 4 pa rin yan. Okay? Kapag 12 naman, pwede siyang 12 times 1, pwedeng 2 times 6, pwedeng 4 times 3. So, lahat ng yan ay nagbibigay ng sagot na 12. So, yan yung factors nila. Para malaman kung ano yung GCF, i-observe nyo at hanapin yung magkaparehas. Since magkaparehas sila sa 4, although parehas rin silang may 2, parehas rin silang may 1, pero ang kailangan mong hanapin ay yung pinaka-mataas. So, parehas silang may 4, yan ay yung unang common nila. Okay, isusulat natin dito yung 4. Then, after that, tingnan naman natin yung kanilang variable, x squared at saka x. Parehas silang may x. So, it means common nila yan. Ang kukopihin mo, yung may pinakamababang exponent. Yung una ay may exponent na 2. Pangalawa, ang exponent niya ay 1 na hindi lang natin siya nakikita. So, it means ang kukopihin nyo, yung may mas mababang exponent. Okay? Which is this one. Lalagay lang natin, x. Okay. So, yan na yung common factor nila. Now, erase lang natin. Ilipat lang natin sa taas yung 4x. Okay. After that, since nakuha na natin yung common factor ng 4x squared at saka ng negative 12x, kukuhanin naman natin yung remaining factor. Ibig sabihin, i-divide natin siya, itong quadratic equation, dito sa nakuha nating factor. So, magiging 4x squared divided by 4x. Since dalawa yung x dito, may matitira pang isang x sa loob. Okay? 4x squared, ulit, 4x squared divided by 4x is x. Then, yung pangalawang term naman, negative 12 divided by 4, so since negative yung isa, automatic negative yung sagot, and 12 divided by 4 is 3. Then, for the variable, x divided by x, that will be 1, at hindi na natin yung isusulat. So, ang natitira na lang sa loob ay x minus 3. So, nailabas natin yung factor niya na 4x, at naihiwalay natin yung kanilang remaining factor na x minus 3. After that, i-equate natin sila parehas sa 0. So, hatiin lang natin pag separate natin silang dalawa. So, itong 4x magiging 4x equals 0. Then, yung x minus 3 magiging x minus 3 equals 0 din. Parehas silang lalagyan ng equals 0 para masolve natin yung value ng x. Dito sa 4x equals 0, kahit i-divide pa natin yan parehas sa 4, okay? Ang makukuha nyo pa rin dyan ay 0. Yan na yung unang value ng x. Then, dito naman sa x minus 3, kailangan nyo lang i-transpose itong negative 3 papunta sa kabila. Okay? Pag nagtatranspose yun, nagbabago yung sign. So, magiging x equals yung negative 3, magiging positive 3 na. So, yung answer nyo ay x equals 0 and x is equal to 3. That's it. Now, paano naman kung formula yung gagamitin natin? So, kung medyo magaling kayong mag-memorize ng formula, mas madali para sa inyong gamitin to. So, sa rule ng quadratic equation, kung ganito yung situation, kung ganito yung given na equation, automatic yan na ang value ng x mo ay 0, and then the other one is negative b over a. Okay? Yan yung formula niya. Yung unang x, automatic na 0. Yung pangalawang x ay negative b over a. So, gamitin nga natin. Pero hindi natin buburahin yung previous na solution natin para makita pa rin natin yung differences. Okay, so it says that ang x nyo ay 0 na agad. Okay, yung unang x, then yung pangalawang x is equal to negative b
over a. Paano ba natin malalaman kung ano yung a, ano yung b? So, yung unang term, yun po yung a. Okay? Yung pangalawang term, yun naman yung b. So, yung a dito, yung numerical coefficient na 4. So, a equals 4. Then, yung b naman dito ay yung numerical coefficient ng pangalawang term, which is negative 12. Kasama pa rin yung negative sign, kasi sa kanya yun eh. Okay? So, after that, i-substitute lang natin. Yung negative, negative, and then b sa loob, ano nga ulit yung value ng v? Ang value ng b dito ay negative 12. Okay? Over a, ano yung a natin dito? Positive 4. Okay, yan. So, solve natin. Negative times negative, magiging positive siya. So, ilalagay natin ay positive 12 over 4. Then, divide lang natin sila. 12 divided by 4, that's equal to 3. So, it means, ang value ng x mo, x equals 0 at x equals 3. Parehas lang din. Okay? Parehas lang sila ng kakalabasan. Whether you factor them or you use this formula. It's up to you kung saan kayo mas nadadalian. Now, paano natin marirecheck kung tama yung answer na nakuha natin? I-erase ko lang tong solution. Basta alam na natin na ang value ng x ay 0 at saka 3. So, i-recheck lang natin. For the checking, kailangan lang natin siyang i-substitute. Okay? Gamitin natin tong 3. Kahit ano dyan sa dalawa, dapat pares lang silang magiging tama. Okay? Subukan natin tong 3 kasi ito yung may value. Kailangan lang natin i-substitute dito sa equation na to. So, yung 4x squared, instead of writing 4x squared, gagawin natin 4 and then 3 squared. Kinopya natin yung nakuha nating value ng x dito sa kabilang side, which is 3. Okay? Minus 12 times 3 ulit, kasi yung 12x, yung x, pinalitan natin ng 3. Okay? Then, equal siya sa 0. Solve natin. So, 4 times 3 squared, ang 3 squared, it means 3 times 3, magiging 9 siya. So, we'll have 4 times 9 minus 12 times 3 is 36, equals 0. Then, 4 times 9, that's 36, minus 36, equals 0. So, 36 minus 36, that's 0, equals 0. So, parehas silang 0. It means our answer is correct. Mag-try pa tayo ng ibang example. So, ito medyo mahaba. Pero akala nyo lang mahaba, kailangan nyo lang pagsamahin yung like terms. I-combine natin itong 7x squared at saka itong 10x squared. Then, kukombine din natin itong 18 at saka yung 12x. So, kapag nilipat natin sila, itong 10x squared, okay? So, sulat lang natin ulit, 7x squared. Yung 10x squared, mag-change sign. So, magiging negative na siya. Negative 10x squared. Okay? Pinalitan lang natin, ha? Then, ituloy lang natin. Kopyahin lang natin itong 18x. Then, ililipat din natin ito. Okay? So, since positive din siya, ibig sabihin, kailangan din natin siyang palitan ng negative. Basta every time na nagtatranspose kayo, kailangan yung i-change yung sign. Ulit, itong positive 10 naging negative 10. Itong positive 12 naging negative 12. Combine na natin sila. So, 7x squared and negative 10x squared. Since may isang negative sign, kailangan yung mag-subtract at kakopyahin natin yung sign dito sa mas malaking absolute value or dito sa 10. So, your answer will be negative 3x squared. While for the other one, 18 minus 12x, so 18 minus 12, that is positive 6. Then, just copy the variable x. Okay. Then, just equate it to 0. Kasi nawala na yung ano eh, yung number sa kabilang side. So, 0 na yung natira. Okay, eto na yung bago nating equation. So, as you can see, kapares siya ng example number 1 na kailangan natin kunin yung common factor para makuha yung sagot. Okay? Try ulit natin parehas. Yung paggamit ng formula, sa formula kasi, x equals 0 at saka x is equal to negative b over a. Okay? Pero itry pa rin natin siyang i-factor. So, ang factors ng 3, pwede siyang 3 times 1. Yun lang, no? Wala nang iba. Kapag naman sa 6, pwede siyang 6 times 1 or 2 times 3. So, ang common nilang dalawa ay 3. It means, yun yung ilalabas natin. 3. And then, for their variable, so x squared and x, kopyahin mo lang yung mas mababa ang exponent, which is this one, the x. Lagay lang natin x. Okay.
Now, pwede na natin kunin yung kanilang common factor by dividing. So, we have here negative 3x squared divided by 3x, yung negative, maiiwan pa rin. Okay? 3 divided by 3 is 1. Pwede na natin siyang hindi isulat. Then, x squared divided by x, may matitira pang isang x. Okay? Then, positive 6x divided by 3x. So, 6 divided by 3, that's positive 2. Okay, so ito na yung factors. Pwede nating i-erase lang muna to para ma-i-rewrite natin para magkasya yung ating solution. Sulat ko lang ulit. 3x negative x plus 2. So, pwede natin silang isolve. Hatiin lang natin, then equate natin pareha sa 0. 3x equals 0 and negative x plus 2 equals 0. So, dito, automatic na x is equal to 0. Kasi kahit i-divide mo pa yan sa 3 both sides. Then, this one, kailangan yung ilipat yung positive 2 sa kabilang side. O kaya naman yung x. Parehas lang, no? Kung ano yung ilipat nyo dun sa dalawa. Mas madali actually yung x. Pero para hindi kayo malito, para hindi na umalis sa left side yung x, etong 2 na lang itatranspose natin. So, ang mangyayari, magiging negative x equals, since positive yung 2, pag nilipat, magiging negative 2. Saka na lang natin i-cancel yung negative sign by dividing both sides by negative 1. So, negative x divided by negative 1, makakancel lang yung negative sign. So, x is equal to negative 2 divided by negative 1, that's positive 2. So, we got x equals 0 and x equals 2. Now, subukan naman natin itong formula. Dito na tayo titingin. Okay? Dun sa nakombine na natin yung like terms. So, pag kinuha natin yung x, x equals 0 na yung isa, yung pangalawa naman ay x equals negative b over a. We have negative b. Ano yung value ng b natin dito? Positive 6. So, let's write positive 6. Over, we have negative 3 for our value of a, negative 3. Then, just divide. Negative 6 divided by negative 3, that's positive 2. So, parehas lang. Positive 2 lang din yung nakuha natin kanina. 0 and positive 2. Paano naman kapag ganito? 3 terms na siya. So, we have x squared plus 9x plus 14 equals 0. So, sa case na to, tandaan nyo lang, itong method na ipapakita ko, applicable lang siya kung walang number dito. Wala kinikitang numerical coefficient. So, in this case, you just have to factor the last term, which is the positive 14. Then, hanapin nyo yung magbibigay sa inyo ng sum na 9. Okay? Una, i-factor muna natin itong 14. Pag sinabing factor, ano yung mga pwedeng ipag-multiply na 14 yung magiging result. So, pwede siyang 14 times 1. Pwede din naman siyang 7 times 2. Meron pa ba? Wala nang iba. So, dito lang tayo mamimili. Since positive naman yan lahat, positive lang din yung factors natin. Ipag-add natin sila. 14 plus 1, that's 15. 7 plus 2, that's 9. So, ang hinahanap natin, dapat magbibigay sa atin ng 9. Kasi yun yung nasa middle term. It means, we have to use 7 times 2. So, for our factors, okay, gagawin natin siyang dalawang binomial with x. Okay? Itong x na to, dito yan ang galing sa ating unang term. Then, yung factors na nakuha natin, at positive 7 at positive 2, ilalagay natin siya dito. Alright. So, pwede na nating makuha yung value ng x. To get the value of x, hatiin lang natin siya at i-equate natin pareha sa 0. So, x plus 7 equals 0. At sa kabila naman, x plus 2 equals 0. Then, after that, para ma-solve yung x, transpose lang. Positive 7, ililipat papunta sa kabila. Magiging x equals, positive 7 will become negative 7. Yan na yung unang value ng x. Pangalawa, so, itong positive 2, lipat lang din natin sa kabila. Ibig sabihin, we'll have here x equals, pag nilipat yung positive 2, magiging negative 2. So, the second value of x is equal to negative 2. So, we got negative 7 and negative 2. Pwede rin kayong mag-recheck. Pwede nyo i-substitute yung kahit ano dito sa dalawang value na to, dito sa original equation, para masigurado nyo kung tama yung sagot. Subukan natin. So, ilipat lang natin dito yung equation. We have x squared plus 9x
plus 14 equals 0. At gamitin natin tong negative kasi ito yung mas mababa. Pero kahit ano dyan sa dalawang yan, dapat ay parehas lang magiging tama. Okay? So, gamitin natin yung negative 2. We'll have negative 2 squared. Pinalitan natin yung x ng negative 2. Plus 9 times negative 2. Okay? Pinalitan lang din yung x ng negative 2. Plus 14 equals 0. Negative 2 times negative 2, that is positive 4. 9 times negative 2, that's negative 18, plus 14 equals 0. Then combine natin. 4 minus 18, so negative sign. Then pag minusin natin, 18 minus 4 is 14. Then plus 14 equals 0. Negative 14 plus 14, different sign. So, it means kailangan natin silang isubtract. So, negative 14 and 14, that's 0. Equals 0. So, pare silang 0, tama ang ating sagot. Next, another try. Ano ulit yung gagawin? We need to factor the last term, negative 27. That will give you a sum of 6. Okay? Ilista muna natin lahat ng factors ng 27. So, pwede siyang 1 and 27, pwedeng 3 and 9, at wala nang iba. Yan lang yung factor niya. Now, since negative yung nakalagay dito, negative yung sign ng 27, kailangan may isang negative din dyan. May isang negative sign din. Paano natin malalaman kung alin dyan sa dalawa yung negative? Tingnan nyo yung middle term. Okay? Positive yung middle term. So, dapat, ang negative sign nyo ay nasa mas maliit. Okay? Tandaan ha, kapag positive yung nasa gitna, yung negative sign nasa mas maliit. Kapag naman negative yung nasa gitna, yung negative sign dapat ay nasa mas malaking value. Okay? So, dito natin siya ilagay sa mas maliit na value. Negative, negative. Then, pag-add natin, alin dyan yung magbibigay sa atin ng 6? Actually, obvious na, no? Most so nyo na yan mentally. So, negative 1 and 27, that's 26, and negative 3 and 9, that's 6. So, since 6x ang kailangan natin, dito tayo sa negative 3 and 9. So, lagay lang natin siya ulit sa binomial with x, then negative 3 and positive 9. Now, let's solve for x by equating them to 0. Parehas. Okay? Then, transpose. Transpose lang natin itong negative 3 to the other side. So, matitira dito ay x, negative 3, mag-change sign into positive 3. Then, next, x plus 9, positive 9, transpose lang natin sa kabila. Okay? So, matitira dito ay x, and then positive 9, mag-change ng sign, it will become negative 9. So, our answers are positive 3 and negative 9. Paano naman kapag ganito? Iba ito dun sa example natin kanina, no? Kasi ito ay may numerical coefficient dito sa first term. So, to solve for this, pwede natin gamitin yung AC method. Tandaan nyo lang na yung unang term, yun yung A, pangalawang term, yun yung B, pangatlong term, yun yung C. So, ang A natin dito ay 3, ang B ay positive 14, ang C ay negative 5. Now, yung AC method, ang kailangan natin gawin, multiply natin yung A at saka C. Then, yun yung ifa-factor natin later on. So, pag sinubstitute natin, ang A natin ay 3, then multiply natin siya sa C, which is negative 5. Okay? Again, 3 times negative 5 lang. And it will give us an answer of negative 15. Then, yung negative 15, yan yung ifa-factor natin. Na dapat, kapag pinag-add natin yung factors niyan, 14 ang lalabas. Okay? So, kunin muna natin yung factors ng 15. Pwede siyang 1 and 15, pwede din namang 3 and 5. Now, saan natin ilalagay yung negative sign? Since positive yung B natin, dapat positive yung mas malaking number. Ibig sabihin, sa maliit na factor ilalagay yung negative sign. Then combine. Negative 1 and 15, that's 14. Negative 3 and 5, that's positive 2. So, ang kailangan natin ay 14. Therefore, dito tayo. Okay? So, dito tayo sa negative 1, i-rewrite lang natin dito, at saka positive 15. Now, to solve for the roots or the values of x, kailangan lang natin gawin, makinig mabuti,
i-change sign itong dalawang to, pagpapalitin natin sila ng sign. So, kung negative yung sign, magiging positive. Kung positive naman, magiging negative. So, gawin natin, 1 will be positive and 15 will be negative. Then, i-divide natin sila parehas sa A. Ano yung A natin? Ang value ng A natin ay 3. Okay? So, divide by 3 parehas. Now, divide lang natin. So, X will become, since 1 divided by 3, hindi mo naman yan madi-divide. So, fraction na siya na magiging 1/3. So, that's the first value of X. Positive 1/3. Again, bakit positive 1/3? Tanggalin lang natin yung positive sign kasi hindi naman na natin sinusulat yan. And look at the fraction. So, this is 1/3. Okay? Then, for the second value of X, just divide them. Negative 15 divided by 3, that is negative 5. So, your second value of X is negative 5. And that's it. Ulit, anong unang step? Multiply A and C, 3 and 5. We got negative 15. Get the factors of negative 15. So, 1 and 15, tsaka 3 and 5. Hanapin nyo yung magbibigay sa inyo ng 14. And ito yung nagamit natin, negative 1 and 15. After that, change natin yung sign. So, yung negative 1 magiging positive 1, yung positive 15 magiging negative 15. Then, divide by A. Okay, kaya naging 1/3 yung unang value and negative 5 yung pangalawang value. To recheck, pwede nyo ring i-substitute. Okay, kayo na ang mag-substitute para masagutan pa natin yung susunod na example. Okay, so try pa natin ulit yung AC method. Ulit, tandaan nyo na ang unang term ay A, pangalawa ay B, pangatlo ay C. At tandaan nyo din na dapat naka-arrange siya ng tama. Okay, laging nandito yung may second degree, then first degree, then constant. Kapag hindi siya nakaayos, i-arrange nyo muna para mas madali para sa inyo mag-solve. Now, ang unang step natin, kailangan lang natin ipag-multiply yung A at saka yung C. Ang A natin ay 7, this one, at ang C naman natin ay 6. So, 7 times 6, that is positive 42. Then after that, kailangan lang natin kunin yung factors ng 42. Ilista natin lahat, no? Kung kaya nyo i-solve mentally, then that's great. No, kung hindi naman, pwede nyo siyang ilista isa-isa. So, 42, pwede siyang 1 times 42, or 2 times 21, or 3 times 14. Pwede ding 6 times 7. Meron pa ba? So, kung wala na, pwede na natin kuhanin yung sum nila. So, i-add natin sila na dapat ang makukuha nating value ay positive 23. Actually, makikita nyo na yan agad kung magaling kayo mag-solve mentally. Kung hindi naman, solve natin isa-isa. 42 and 1, that's 43. 21 and 2, that's 23. 3 and 14, that's 17. And 6 and 7, that's 13. Tama ba yung pag-a-add ko? Okay, so ang hinahanap natin ay 23 at ito yon. It means, ang gagamitin natin ay 2 and 21. 2 and 21. Now, ano yung susunod na step? So, nakuha na natin yung factors na kailangan natin, 2 and 21. Ang sunod na step, kailangan natin i-change sign itong dalawa. Since parehas silang positive, gagawin natin silang parehas na negative. After that, pag nabago mo na yung sign, divide natin siya sa A. Ano yung A natin dito? 7. So, divide by 7, divide by 7. Then, saka natin siya isolve. Negative 2 over 7, wala nang mababago dyan, hindi nyo na siya masisimplify. So, our first value of X is negative 2 over 7. Then, pangalawa, 21 divided by 7. So, negative 21 divided by 7, negative, kasi may isang negative sa kanila, and 21 divided by 7 is 3. So, we got negative. So, the roots of this equation is negative 2 over 7 and negative 3.